May biruan tayong mga Pinoy na kapag gusto raw nating maikalat agad ang isang balita, sabihin daw ito sa mga kababaihan. Huwag kayong magagalit, biro lamang po ito. Pero ito ang hindi joke. Si Jesus man ay sa kababaihan din ipinagtatiwala ang pagpapakalat ng mabuting balita ng kanyang muling pagkabuhay. Sa gospel natin ngayon, nagmamadaling bumalik sa mga alagad si Maria Magdalena at isa pang Maria upang ipamalita sa kanila na wala na ang katawan ni Jesus sa libingan. Nagpakita mismo sa kanila si Jesus sa daan at inutusan silang sabihan ang mga alagad na pumunta sa Galilee upang makipag-meet sa kanya roon. And that's exactly what they did. Mga ka-G, hinahamon tayo ngayon na maging mga saksi sa katotohanan tulad ng dalawang babaeng ito sa ating gospel na tumugon sa Diyos at tapat na nagpahayag ng kanilang nakita. Ready ka bang ipamalita ang mabuting balita? G ka ba? Hello mga kapatid, Gina. Thank you Bishop Milo for the readings. Ako po pala si Brother Clifford. I'm from Holy Family Parish, Diocese of Pasig. So, nais ko lamang pong simulan ang aking maikling sharing sa salitang Marites na hango sa mare, ano, ang chismis. Isang salitang alam natin lahat. Ikaw man ay mapaward, mapabahay, or kahit sa grupo ng mga barkada. Alam nyo, isang kaibigan na malapit sa akin ang dumanas ng anxiety and depression dahil na rin sa kanyang mga nakalap o binato sa kanya ng mga chismis, binato sa kanya na hindi magandang balita. Ang tanging ibinahagi ko lamang sa kanya ay magpakatatag siya at huwag magpapatinag sa maling pagbabalita. Alam nyo, bilang mga Kristiyano at alagad ng simbahan, isang matinding responsibilidad natin ang magpalaganap ng mabuting salita. Sabi nga nila, ang simbahan ang siyang nagiging tubon o tulay kay Jesus. Naway tayong mga alagad ng simbahan ang maging daan upang mapalapit ang ating mga kapatid kay Jesus.